Marangal man daw ang trabaho ni Mang Rolly, literal naman daw na ang dumi-dumi ng tingin niya sa kanyang sarili. Ang trabaho kasi niya ang pagiging septic tank cleaner o yung tagalinis ng Poso Negro. Sa mga Poso Negro na iipon ang dumi at ihi ng tao, kaya naman ang trabahong ito talagang para lang daw sa matitibay ang sikmura. 1983 pa po ako nabimbisa. Kaya po ako napunta sa pagiging septic tank disposal dahil po ang tatay ko nagtatrabaho siya noon, driver siya. Nang araw na yon, papunta si Mang Rolly sa isang bahay sa bayan ng Angeles sa Pampanga para doon maglinis. Pagdating sa bahay, ipinasok nila ang truck sa loob ng garahe. Nakasakay kasi rito ang makina na siyang sisip-sip sa dumi ng Poso Negro. Ito po, kumuha ko ng pang-buwati sa kasisip pag-buklat sa Poso Negro. Ito po, nabuksan na. Bibira po ito. Yan, ganyan po ah. Ganyan po. Ano na, kumukuha na. Iniikot niya po yung dumi sa septic tank. Alam ko po hawakan para malalaman ko kung kumukuha siya. Kasi po pag hindi mo inahawakan, hindi mo malaman kung kumukuha siya o hindi. Kailangan nung ng tubig. Gas mo itong tubong ito para hindi tayo magdumi sa side. Pagkatapos ng halos 30 minuto, natapos na rin ni Mang Rolly ang paglilinis ng Poso Negro. Ayan po, malinis na. Ang nakuha nilang bayad, 4,000 piso. Pero hindi raw ito mapupunta sa bulsa ni Mang Rolly. Swalduhan kasi sila at ang kita niya kada araw, 800 piso. Ang nasipsip na dumi sa Poso Negro, dadalhin nila sa kanilang treatment plant facility sa bayan ng Mexico sa Pampanga. Dito sa kanilang treatment plant facility, ipinoproseso ang nakuha nilang dumi para gawing pataba o fertilizer. Sa pamamagitan ng tubo, isinasalin ang nasipsip na dumi mula sa truck papunta sa tangkeng ito. Pagkatapos, dadaan ito sa isang filtration system para maproseso. Ang paraan po ng pag-treat namin sa dumi ng tao, ay kagaya ng nakikita ninyo, dumadaan din po siya dito na parang isang napakalaking Poso Negro. At kung makikita ninyo, maraming chamber dito. Dito po pumapasok yung mga solid waste. Kung mapapansin po ninyo, yung mga tinapong dumi ni Rolly doon, eh dito na po siya pupunta. Matitigas na bagay, eh dito po siya napupunta. Ito po yung overflow natin na tubig na lang halos o liquid yung lumalabas. Ang malawak na parting ito, mistulang dagat na puno ng dumi ng tao. Bagamat nilalagyan ito ng gamot para hindi umamoy at langawin, kung minsan, umaalingaso pa rin daw ito lalo kapag umuulan. Pero si Mang Rolly, walang pag-aalinlangang nilulusong ito. Parte rin pala kasi ng trabaho niya ang pagpapala sa naprosesong dumi para ilagay sa sako. Kailangan daw mag-ingat dahil sa bandang gitna, lagpas tao na raw ang kapal ng dumi. Gayunpaman, handa naman daw si Mang Rolly na tiisin ang pinasok niyang trabaho. Lalo sa isang banda, nakatutulong din sila sa iba. Ginagawa ho namin fertilizer. Yung pong mga sludge, hinihiwalay ho natin yan. At yun po, may proseso po kami sa paggawa ng mga fertilizer po doon at napakikinabangan po ng mga tao na naroon po. 56 na taong gulang na si Mang Rolly. Ang mga anak daw niya, may mga trabaho naman din. At kung tutuusin, hindi naman na raw niya kailangan magbanat pa ng buto. Ang dahilan lang pala ni Mang Rolly sa pagtatrabaho para libangin ang kanyang sarili. Pagka nandun dito rin po ako sa bahay, wala akong ginagawa. Parang umiina po yung katawan ko. Hindi po ako kasi sanay na hindi magtatrabaho. Pero bukod sa pagkainip, ang mahirap din daw na kalaban ang lumbay na dulot ng pagiging mag-isa sa buhay. 6 na taon na nakalilipas nang sumakabilang buhay ang asawa niyang si Africa.
Pero mas lalo pa raw siyang nalugmok sa kalungkutan nang pumanaw ang kanyang anak na si Rodel, 3 taon na ang nakararaan.